Okay, so hi mga kids. Oras na para turuan ko kayo kung paano gumamit ng crappy. So basically, ang crappy ay ginagamit. Halimbawa, meron kayong sobrang laki na file para sa inyong comics at gusto nyo siyang i-resize para lumiit at para na rin ma-splice. Ginagamit natin tong online tool na to, na recommended din siya ng Line Webtoon sa pag-splice at pag-resize ng comic images. So let's say meron akong isang comics na sobrang laki at gusto ko siyang i-upload sa ating website. Punta tayo dito sa website na to. Ilalagay ko yung link nito sa ating YouTube video sa baba. O search nyo lang sa Google yung crappy. Makikita nyo tong tool na to. Click nyo lang yung Line Webtoon. Dahil pina-follow kasi ng website natin yung Webtoon format. Choose file. Tapos punta lang kayo sa location ng file nyo. So let's say meron ako ditong episode hanap tayo ng isang maganda example. Ito. Meron tayo ditong file na sobrang laki. Ang dimension nito ay 4,724 by 7,559. At ang size niya ay 5.21 megabytes. So, malaki to. Hindi ito ma-upload sa ating site. At kung ipilit nyo to ay makaka-error kayo. Kaya, recommended na i-resize nyo muna yung file nyo bago i-upload sa ating website. So, paano yun? Click nyo lang yung mga images nyo. So, make sure nyo na ipa-follow nyo yung tamang pagkakasunod-sunod. Okay, huwag natin itong isama. Thumbnail kasi ito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 na panels. Tapos, click lang natin ng open. Tapos, yun. Makikita nyo yung message na to. Ibig sabihin ay pinaprocess na ng crappy yung images natin. So, wait lang natin dahil pag malaki yung file, medyo matagal. At sana hindi ako biguin itong crappy na to dahil nagde-demo ako ngayon. Yon. Yon, sakto. Kapag natapos na yung pagpaprocess niya sa file, automatic lalabas yung or automatic madadownload yung zip file na ko-contain nung splice na at resize na image. So makikita nyo dito sa madadownload yun automatic. So makikita nyo rin dito sa page na ito na yung magiging itsura ng image pag na-splice. So makikita nyo kung paano siya hinati. Okay, so punta lang tayo kung saan siya dinownload. So punta sa download page, makikita nyo sa kung magamit kayo ng Google Chrome, meron ditong zip file na yon, ang name niya is split. Show nyo lang yung folder. Tapos extract nyo lang yan, extract. Tapos yon, makukuha nyo yung folder. Tingnan natin yung content niya, view, para makita lang natin. Yan, splice na siya. Kung makikita nyo, meron siyang 800 by 1000. So, swak na swak yan sa standards ng Webtoon. At ang size niya ay 283 KB. So, napakaliit na.
So itong image na to ay sakto lang sa pag-view sa browser. Dahil kahit sobra kasing laki nung pag sobrang laki kasi nung file mo, parang hindi rin siya magandang i-load sa website dahil napakabagal nito. At wala na siguro magbabasa ng comic mo kapag sobrang bagal ng loading ng comic mo. Ito talaga yung pinakasaktong dimension sa pag-view ng comic sa ating website. So, yun. I-follow nyo lang yung isa kong guide kung paano mag-upload ng episode. I-upload nyo lang itong mga files na to na in-output siya ng crappy. At yun. Para makapag-create tayo ng episode gamit ito. So, yun. Ganun lang. Simple lang. Madali lang. Gamitin nyo. At kahit sa webtoon, magagamit nyo rin to kung gusto nyo mag-upload doon. Okay, cool. Salamat, mga kids.